Magandang araw po muli sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. Ganun na din sa mga bagong magsusubscribe pa lang. Welcome po kayo sa aking munting channel. Ito na po ang last part ng ating topic, ang actual assembly ng power supply. Kung hindi pa po ninyo napapanood ang unang bahagi nito, panoorin niyo po muna yung part 1 at part 2 para lalo kayong makarelate sa videong ito. I-click niyo lang po ang mga link sa description box sa baba. At nandun po yung part 1 at part 2. Umpisahan na po natin ang actual assembly. So una po ang gagawin natin, una natin ikakabit ang variable transformer. Hanapin po natin ang primary at secondary section. So ito po yung ating transformer. Bukain lang po natin ito. Yan. Dahil ito yung dati nang nakakabit dito. Yan, magandang pagkakaribit. So maganda po yan. Okay yan. So hanapin natin yung primary section. Ito po yung primary section. Yung input windings, 220 volts ang input voltage dito. Yung secondary windings, ito po. Okay, na-locate na po natin yung section ng transformer. Primary, secondary. Okay. Ngayon, panghuli na po natin na ikakabit ang kable nito, mga wires nito. So unahin po natin ikabit ang mga wire ng output terminal ng ating transformer. So, lagyan po muna natin ng tamang haba ng wire ang mga output terminal ng ating transformer. So, yan. Malalambot na po yan kasi ito ay luma na. Dating nakakabit na ito. Ayusin lang po natin. Lalagyan lang po natin yan ng tamang haba ng mga connecting wire. Yan. Checkin natin kung matitibay pa yung mga connection. Ayan, okay. Ayan, natibay pa. Okay, may dalawang natanggal. Ibabalik lang po natin yan. Balik lang po natin. Para makompleto yung connecting wire na 6 na piraso. Checkin natin kung mainit na yung ating soldering iron. Ayan, kung hindi nyo po napapanood yung mga topic tungkol dito sa transformer, panoorin nyo po yung nasa unang bahagi, yung part 1, part 2. Para mas malinaw sa inyo ang lahat ng ito, bakit natin ginagamit ang transformer. Lagyan lang po natin ng tingga para madaling dumikit. Yan, okay na. Tapos ito, lagyan din natin ng tingga. Para madaling ikabit, okay na po yan. Tapos dito natin, ilalagay sa pinagtanggalan niya. Ilagay na rin natin itong isa. Lagyan ng tingga. Okay. Ganon din yung pagkakabitan. Ayan, kompleto na po. May connecting wire na yung ating output ng secondary. Ayan. 3 volts, 4.5, 6, 9, 12. Kompleto. Okay, susunod na po natin na ikabit yung selector switch dito. Kakabit na po natin yung selector switch. Ito po yun. Okay. Kung hindi nyo alam ang function nito, panoorin nyo po yung part 2 at saka part 1. Nandun po ang paliwanag kung paano ito ikakabit, kung bakit dyan kinakabit sa mga terminals na yan. So ganyan lang po, nakita na po natin doon sa part 2 kung nasaan yung mga contact nito. Ikakabit na lang po natin ngayon. Okay, para madaling dumikit, lagyan po muna natin ng mga tingga itong mga dulo ng connecting wire. Okay, tapos na pong lagyan ng mga tingga yung dulo ng connecting wire. So, ang sunod natin pong lalagyan ng tingga, sundutan natin ng tingga yung mga terminals ng ating switch para madaling ikabit. Ayan, meron na po, nilagyan ko na po yan.
Ngayon, paano ikabit ang sweets? Dahil napag-aralan natin sa parto kung paano ikabit ang sweets. Mapapansin nyo, din sa mga wire kong nilagay, may isang itim. May kulay black na wire, isa lang. Para alam natin kung alin yung common wire. Common terminal. Ito po yung common terminal ng secondary windings, yung zero. Pinaka-zero niya. Tapos sunod-sunod na po yan, 3, 4.5, tapos 6, 9, 12. Okay? Ang una po nating ikakabit ay yung 3 volts. Okay? Yan, mapapansin nyo yung 3 volts. Ayan po yung 3 volts. Yung unang windings, 3 volts. Tapos magkakadugtong po yan, magkakasiris lang yan. Tapos 4.5, tapos 6, tapos 9, tapos 12. Okay? Sunod-sunod po nating ikakabit yan sa terminal ng ating switch. Kaya, ito po ay nakasagad ng pihit clockwise. Gawin po natin ng pihit counterclockwise agad, pabalik. Ayan po, napihit na natin. Ibig sabihin po, pagka nakaganyan po, naka-off, ibig sabihin nakapatay yung switch. Pagka pinihit ng isang beses, 1. Okay? 1. Ibig sabihin nun, yung contact doon sa unang pihit, doon natin ikakabit yung 3 volts. Na-check na natin dati yan. Ito po yon. Kaya may tanda na yan. Ilagyan ko na yan. Hininangan ko na kasi dyan yan. Sunod-sunod na po yan. Kada pihit niyan, lilipat doon ang contact pa ganun. Hanggang umabot doon sa ika-anim na terminal. At yung last terminal na ika-anim na yan, dyan po natin ikakabit yung 12 volts. Okay? Yung 12 volts. Yun. Ayan. Umpisa na po natin ikabit. Unahin natin yung 3 volts. Sunod-sunod lang po yan. 4.5 ang sunod dito. Okay, naikabit na po. Tapos yung spring cable tube, ihilahin natin at ipapasok natin doon. Para hindi siya magkaroon ng short circuit. Kasi magkakadikit lang halos yan. Pasok lang natin dyan. Sa isa. Yan, pagkatapos niyan, sindihan lang po natin ang lighter para dumikit at umipit yung spring cable tube. Okay. Okay, tapos na po ito. Maganda na ang pagkakabit. Itabi muna natin. Proceed na po tayo sa diode. So, ang diode po ay ito. Mapapansin nyo, ang connection po ng diode na ito ay full wave bridge type diode. Sa power supply po, pagka-apat na diode ang ginamit, yung po ay full wave bridge type. Kasi mayroong power supply po na ang connection ng diode ay ang gagamitin lang ay isa. Ang tawag po doon ay half wave power supply. Meron naman na tinatawag na full wave power supply. Dalawang diode po ang ginamit doon. Ang gamit pong transformer doon ay center top.
Yun. Kung gusto niyo pong malaman kung paano yun, comment lang po kayo sa baba at gagawa natin ng video yung ganung klase ng power supply. Okay? Yung diode po, mapapansin ninyo, bridge type diode po ito, ang connection. So, makikita niyo po, magkakonek yung terminal ng positive ng diode. Ito po yung diode 3 at saka diode 4. Mapapansin niyo po yung diode na yan, yung arrow papunta doon. Ibig sabihin, kung saan papunta yung arrow, yung terminal na yon negative. At sa kabila ay positive. Anode at saka cathode. Ito po. Pagkakabitin lang po natin yung dalawang terminal ng positive, yung anode terminal. Ayan. Tapos sa kabila naman, magkakabit din yung negative terminal. Ibig sabihin, positive dito, negative doon. Ito yung out ng positive. Ito yung dito lalabas yung papuntang ground. Nakuha. At doon papunta naman yung positive. Kasi ang papasok doon sa diode na yon positive. Dito, ganun ang connection. Papunta doon ang flow. Positive siya, papunta doon. Dito naman, ang papasok dito negative sa diode na to. Kaya ang lalabas siyempre negative. Papunta na sa ground. Okay? Ganyan po ang connection ng bridge type connection ng diode. So, pag-connectin lang po yung dalawang positive at saka negative. Yung dalawa doon. Yung diode 1 at diode 2, pagkabitin yung parehas negative. Tapos sa diode 3 at saka diode 4, pagkabitin yung parehas positive. So, ginawa na po natin yan. Pinag-ininan ko na po yon. So, ang connection nyo po, ganito, kasi maliit po yung ating diode. Hindi makita. Drenowing ko na lang po ng ganito. Yan. Ito po yung diode 1. Magkakabit po yung parehas negative. Yan po, parehas negative. Magkadugtong. Yan. Ito po yung guhit na puti sa diode kasi itim ang katawan nito. May guhit pong puti sa banda dito. Yun po yung negative terminal. Ayan po. Magkakunik na po. Ganon din po dito. Ang negative terminal niya ay yung may guhit. So, pagkabitin lang po yung diode 3 at diode 4 na positive terminal ng dalawa. Yan, magkakunik. Nakuha. Tapos ngayon, kasi ito ang magiging output positive. Ito yung negative output. Papunta na po sa output ng ating power supply. Ang lalabas na dyan ay DC current. Okay? Tapos, dito, makikita nyo, isang negative, isang positive. Pagkunikin din po yon. Dito rin po, yung diode 4 at diode 2 naman, pagkukunik din yung paa nila, isang negative at isang positive. Nakuha. At para po yan sa transformer at saka sa selector switch. Nakuha, ayun po siya. Para po sa selector switch at saka sa ground ng ating transformer. O yung tinatawag natin na common terminal ng transformer. Diyan po papasok yung ating output ng transformer. Yan, sa diode na yan. Ganyan po ang connection. Nakuha, ito po ang connection. So, ang ginawa ko po sa diode na yan, ginanito ko na lang. Kasi hindi na po tayo gagamit ng board ng PCB. Saka na lang po tayo gagamit nun pagka talagang ano na, may maraming piyesang ikakabit. Yan. Ganyan po ang connection. Maliit lang po, hindi makita, pero ang connection po niyan ganyan. Okay, malinaw po. Kung naunawaan, ang isusunod na po natin ay yung kapasitor. Yan, kapasitor. Yung positive ng kapasitor nakakabit doon sa pinakang negative nung dalawang diode 1 at diode 2. Nakuha. Ngayon, tapos yung negative niya, doon ay kukunik sa dalawang positive nung diode 3 at saka diode 4. Ayan. Paano ikabit? Ganito lang po. Ayan. Nakaganyan siya. Nakuha. Ayan. Yung may puti, negative. So, yun. Ito yung pinakang ano niya. Pinakang terminal. Ayan. Positive ng kapasitor connected sa dito. Ganyan po ang connection. Malinaw po ba? So, kumbaga, huwag kayong malilito. Kunin nyo lang yung output niyan. Negative po yun. Papunta po yun sa negative ng ating kapasitor. Kunin yung output niyan. Positive yan, papunta sa positive ng kapasitor. Okay? Diyan papasok yung ating kuryente. At dito lalabas. Diretso sa kapasitor. Ikukunik lang po yan. Kung baga, ang mangyayari niyan, dito natin ikakabit yung kapasitor. Nakuha, ito yung positive, ito yung negative. Ganyan po ang connection. Shortcut po yan. Okay, gagawin po natin ngayon yan. Ganyan, ihihinan ko lang po. Okay? Napainitin ko lang po yung ating panghinang at lumamig na. Ayan, okay na po. Nakahinang na po siya.
Nandiyan na. Ayan. Okay. Maganda ng pagkakainang. Yung negative terminal niya, ayan, itong kulay puti, nakakonect sa positive terminals nung diode 3 at diode 4. Ayan. Nakuha. Tapos yung pinakang positive terminal ng kapasitor, yung kabila, yung itim, kasi puti yan, yan yung negative. Yung puti, yung itim, nandito, positive terminal yan sa tapat. Nakakabit po naman yung negative ng diode 1 at diode 2. Okay? Ayan po. Masusundan po ba? Ayan. Ngayon, ikakabit na po natin yung pinakang input niyan. Yung pinakang input nito, ng diode. Yung galing sa switch at saka galing sa common ground terminal ng output ng transformer. Ayan, nakuha po. Iko-connect po natin doon sa dalawang terminal na yan, yung input ng diode. Kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Okay lang. Ito po yon, kahit magkabaliktad po sila. Kahit saan po ikabit, okay lang sa dalawa na yan. Ikabit na po natin. Yan, kakabit na po. Tapos, itong kabila, nakakabit naman sa ground ng ating transformer. Okay? Ito yung isa sa switch. Ito po yung switch. Ayan, nasa switch po. Kinabitan po natin ang, yung po yung common terminal ng switch, ha? Ayan, o. Oh. Yung nasa gitna na yon. Connected sa ating diode dito. Okay, tapos yung common ground ng transformer, yung zero, dito natin i-connect. Okay, sa kabila. Ha, dito po yun. Yan. Okay, connected na. Yan, ganyan po ang connection yan. Tapos isusunod po natin na yung resistor. Iko-connect po natin sa positive ng kapasitor at saka sa LED. Nagka-connect na po. Yan po yung resistor. Ayan. Ito po yung resistor. Nagka-connect sa positive ng LED. Positive ng LED. Tapos yung negative ng LED, ito pong kulay itim na wire na yan, diretso po dito sa ground. Or negative ng kapasitor. Makuha. Connect na po natin. Dito po yan. Nasaan ay may puti. Dito natin kakabit yung negative ng diode. Yan. Nakakabit na po. Tapos yung positive niya po, lalagyan natin ng shrinkable tube para insulated po siya at hindi makasagi doon sa loob at walang short circuit dapat. Dito po naman sa ika-connect natin sa yung resistor, ika-connect natin sa positive ng kapasitor. Dito po. Yan. Dito po yun sa kabila. Yan, connected na po siya. Ganyan lang po yan. Yan. Tapos, yung ating output wire po. Mayroon po dapat tayong wire. Ito po yung gagamitin nating wire. Yung wire na yan, isang positive, isang negative. Dahil ito lang ang gagamitin natin yung kumuha ng plot cord na wire. Ang gagamitin ko pong positive dito, yung may pangalan. Ito. Yan. Yung kilalagay yung positive. Yan. Nasaan yun? Ito po. Yan po, i-connect din doon. Dito, sa sa kapasitor. Diretso po doon sa positive. Yan, kuha. Nasaan yung positive? O, diba? Ito yung puti. Negative yan. Sa kabila, tayo. Dito po. Dito, dito. Yan. I-connect lang natin yan dyan. Yan. Tapos itong kabila yung negative dito. Yan sa may puti. Yung kapasitor. Yan. Negative terminal po yan. Yan. Okay na. Nakakabit na. Ayan. Okay na po yan. Connected na. Ito. Connected na rin yung pinakang output niya. Itong cord. Yan. Ipipix po muna natin siya. Ipipix na natin yung LED. Dito natin ilalagay yun. Yan dito. Yung LED. Isushoot natin doon. Tapos ito, ipapasok natin dito. Okay? Ipipix po muna natin.
Okay. Ayan po, naikabit na po natin. Ayan po, ang tayo niya sa loob. Ayan, ipasok na po doon yung LED. Pinasok na doon. Ito po ang labas. So, unahan, sa front. Ayan, LED indicator po yan. Kung may power, wala ang circuit. Ayan. Nandito na po. Pagpipihitin po yan. Ayan, diba? Naka-off po yan. Itapat lang po natin yung guhit na yan. Doon, sa off. Doon, sa off. Para pag pinihit natin, sakto doon sa ating mga indicator, yung numbers. Ayan, doon po. Ayan, may 3 volts, 4.5, 6, 9, 12. Ayan po. Kaya pag pinihit po yan, 3 volts, 4.5, 6, 9, 12. Okay, pagpapatayin po siya, ibabalik lang, counterclockwise po pabalik. Ayan, naka-off po ulit yan. Ayan, i-fix po natin yan. Nakag-fix na po ng ganyan. Ayan po, nakakabit na po doon. Wala po tayong ginamit na PCB. Shortcut po yan. Kung gusto nyo po na may PCB, maggagawa po tayo ng ibang power supply. Makita nyo kung paano. Tapos, mga pull-wave po ang ano, ang ating gagawin. Pull-wave power supply. Ito po kasi hybrid type power supply. Ang ginamit ay apat na diode. Okay? So, ang yung kable po dito na natin padaanin sa likod. Yan. Yung kable. Yung pinakang output at saka yung AC plug. Dito na natin padaanin. Ang sunod na po natin, lalagyan po natin ng bulya, no? Para pag nahila, babangga siya. Okay? Ang ihilang na po natin sunod ay ito. Yung pinakang input niya. Lalagyan na po natin ng AC plug with cord. Ayan. Ito po yun. Lagyan na po natin ng cord para maisaksak natin sa 220. Kahit magkabaliktaran po yan, okay lang yan. Ikakabit po natin dito. Kahit magkabaliktaran po yan, dalawa na yan. Alternating current po kasi yan. Okay lang na magkabaliktad. Walang positive, negative po yan. Ito po yung dulo ng out. Dito tayo mag lalagay ng load. Yan. Pagka mas maganda po lagyan ng alligator clip ito. Wala pa po akong alligator clip. Lalagyan ko po ito. Positive and negative. Isang pula at saka isang itim. Para pang clip dun sa mga lalagyan natin ng supply. Okay, ayan po. Ready na po yung ating ano. Pwede na po natin takipan yan. Pero bago po natin takipan, testingin muna natin yung output niya, yung pinakang output dito. So, bubuhulan ko po kung alin yung positive. Ang tinandaan ko dito yung may sulat, yun ang positive. Ayan. Ayan po yung positive, yung may buhol, at ito yung negative. Lalagyan ko po ito ng alligator clip. Wala pa po akong available na alligator clip. Lalagyan ko po yan sa sunod. Okay, ngayon pansamantala ganyan lang muna. So, ganyan po siya. Hawakan natin yung pinakang output niya. Output terminal. Ito po yan. Tapos i-ready po natin yung ating tester. Tetesterin po natin kung ilan ang magiging output. So ito po yung ating tester. Nakaset po sa diode tester yan kanina. Gagawin natin, ililipat po natin sa range ng voltmeter DC. Ito po yung voltmeter range. Ayan, range ng voltmeter. Yan po tayo magsiselect. Dahil ang susukatin po natin ay hanggang 12 volts. So, ilipat po natin siya doon sa 20 volts. Kailangan mas mataas yung range ng tester doon sa susukatin na voltahe. 20, nasa 20 po tayo, 20 volts ibig sabihin. 20 volts pa baba, masusukat po niya. Okay? Huwag na natin ilagay sa 200, masyadong mataas yun. Ilapit lang natin sa 12 volts. 20 po ang pinakamalapit. Okay? Kasi ito namang mas mababa naman ito. Iba na yan, 2000 millivolt po yan. Iba yan. Dito po tayo sa 20, sa mababa lang kasi hanggang 12 volts lang yung susukatin natin. Okay, para hindi masira yung tester, ganun po ang ginagawa. Kailangan marunong mag-set ng tester. Okay. At ito po, dito natin ilalagay. Yung positive ng tester, dito natin ilalagay sa
terminal ng output. Ito po, negative terminal ng, yan, dyan po natin yan ilalagay. O, diba? Hindi pa nakasaksak, may voltahe na susukat. 1.4 na kaagad. Hindi naman nakasaksak. Bakit? Kasi may charge po yung kapasitor. May nasusukat na laman. Okay? Ganun po yun. O, yan po. Ang gagawin po natin dyan, ipa-plug po natin ito. Ipa-plug natin siya. Ganyan. Naka-plug na po. Yan. Tapos, yan. Andiyan po yung mga selector switch natin. Yung pipilian, 3 volts. Naka-off po yan. Pag pinit natin na isa, iilaw po yun. Indicator na may kuryente na pumasok. Okay? Unang pihit po, 3 volts. Pangalawa, 4.5, 6, 9, 12. Ganun. Isa-isahin po natin. Okay. Ganyan. Idikit na po natin yung negative ng ating tester o voltmeter sa negative output. Ito po yun. Nakakunik po. Ayan. Ayan po. Nakakunik po yan, ha. Hawak po natin. Ngayon, pihitin po natin ito. Tingnan natin. Ayan. Ilagay natin sa 3 volts. Okay? O, sa 3 volts. Isang pihit. Pak. Ayan. Umilaw na po. May ilaw na. O, 3 volts po yun. Ayan. Nasukat po. 3.26. Bakit lagpas ng 3 volts ay 3 volts lang dapat? Kasi po walang load. Wala pong nakakabit dito na mga radyo. Kaya lagpas po ang masusukat dyan. Lagpas sa 3 volts. Okay? Ganun po yun. O, pihitin pa natin isa para sa 4.5. Ito po. Lagay natin sa 4.5. Okay? Pihit. Ayan. Ang nasukat po natin ay 5.46. So, bakit lagpas na naman? Kasi wala nga pong load dito. Walang load. Ito po. Hawak ko yung output. Walang load. Kaya mataas ang sukat. Pag yan may load po, babagsak yan sa 4.5. Okay? Ganun din po yung 3 volts doon. Babagsak sa 3 volts yung 3 point something. Okay? Lipat natin sa 6 volts. Ayan. 6 volts niya nasusukat 7.7. Kasi wala rin yung load. Hindi pa nakakabitan ng radyo. Okay? Ayan. Iyan po yung 6 volts, ha? Ay, ngayon, sa 9 volts. O, sa 9 volts ang nasusukat ay 12. Okay lang po yon. Pag nilagyan na po ng load yan, magsasakto na sa 9 yan. Pag nilagyan na natin ng load. Okay? Yan po ay 9 volts. Yung 12 volts, tingnan natin kung ilan ang magiging out. 12. O, ang nasukat po ay 16. Nakuha, 16. Kasi, walang load. O, pag nilagyan ng load, magiging 12 volts po yan, ng sukat. Okay? Kasi kakainin na ng load yung voltahe. O, nakuha po. Ibig sabihin, itong ating power supply ay buo na. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ito kahit konting kaalaman sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga estudyante na nag-aaral. Sana paki-like na lang po at i-subscribe nyo kung bago lang kayo sa aking channel. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video.